Nakaharap at nakausap na ni Luis de los Reyes ang babaeng nagpakilalang tunay raw niyang ina. Sa mahigpit na yakap nagtapos ang kanilang pag-uusap. Tanggap nga ba ni Luis ang kwento ng babae? Panoorin natin ang mga tagpo sa chika ni Lord Santiago. Mahigpit ang hawak ni Morena Ibrada sa bitbit niyang staff toy. Pasalubong daw para sa sinasabi niyang anak, ang kapuso actress na si Luis de los Reyes. Hindi niya maitago ang kaba dahil sa tulong ng GMA News, sa wakas ay makakaharap na niya si Luis. Huli raw niyang nakita si Luis noong ito'y siyam na buwang gulang pa lang, nang ipaampun daw niya si Luis saan niya'y kinikilala nitong mga magulang ngayon. Masaya, kinakabahan. For the first time po, ngayon pa lang po kami magkikita mag-ina. Dumating si Luis na hindi naman kababakasan ng kaba. Nakipagkamay pa siya kay Morena bago na upo sa tabi nito. Para masimula ng pag-uusap, ipinaulit ko kay Morena ang kwento niya sa akin kung paanong dahil sa kahirapan ay ipinaampun daw niya si Luis. That time na po na medyo lumalaki na po siya, nahihirapan na po kami dahil wala po akong trabaho na. May pumunta po sa aming tiyahin po nung barkada ko na meron daw pong naghahanap na mag-aampun. Kaya po, binigay na po namin siya para po siya magkaroon ng magandang kinabukasan. Tito Lard told me, sinabi niya sa akin na 9 months na po ako nung binigay niyo ako sa, let's say, kinalakayan kong magulang. But my birthday, September 1, 1992. And as far as the people around me knows, yung mga tao po talaga na kasama kong lumaki, pinanganak po ako sa bahay. Pinanganak po ako sa bahay, ang midwife po, yung kumadrona, na nagpaanak sa nanay ko, kapitbahay lang po namin. Upang mas makapag-usap at makapagpaliwanagan, minabuti naming bigyan sila ng pagkakataong magkasarilinan. Pagkatapos nilang mag-usap, si Luis ang nagsalita. Kasi po ang sinabi niyo po sa akin kanina, gusto nang po niyo humingi sa akin ng tawad at kilalanin kayong ina. Kung mapapatunayan man po na kayo talagang nanay ko, willing naman po ako eh. I'm more than willing kasi sino ba namang anak ang kayang itakot ang isang ina? At kung yun po yung mapapaluwag sa loob ninyo, bibigay ko po yun sa inyo. Maraming salamat sa iyo at patawad mo ako. Alagaan mo na lang ang sarili mo. Pag kailangan mo din ng nandito lang ako. Wala mang naging maliwanag na konklusyon. Ang pag-uusap ni na Luis at Morena ay nagtapos pa rin sa pagyayakap. Tila naman na puno ng awa ang puso ni Luis sa mga impit na hikbi ni Morena habang nakayakap ito sa kanya. Kasi nasasaktan rin naman po ako na makita na may isang taong nasasaktan na dahil sa akin. Pero hindi ko rin ho kayang makasimpat siya sa inyo ng sobra. Dahil inaalagaan ko naman po yung nararamdaman ng pamilya ko. Lalo-lalo na ng nanay ko. Sa huli, naiabot pa rin ni Morena ang pasalubong niyang staff toy sa sinasabi niyang kanyang anak. Belated Happy Mother's Day din po. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras.